Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula rito sa SBNI Studio Davao City, Philippines. Ihahatid namin sa inyo ang mainit na balita na kalap ng SBNI Integrated News of Public Affairs. Pastor Paul Osikibuloy, tinawag na bayan si Pangulong Duterte. Tinawag na bayani na si Pastor Paul Osikibuloy, Executive Pastor ng The Kingdom of Jesus Christ, ang kanyang matalik na kaibigan na si Pangulong Rodrigo Roel Duterte na nagdiwang ng kanyang 76 na kaarawan. Sa video greeting ng butihing pastor, inilahad nito ang lahat ng mabubuting nagawa ng Pangulo para sa bansa. The years that we have you as our... Ayan kay Pastor Polo, si Pangulong Duterte ang maituturing na pinakadakilang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. For the common tao, for the suffering Filipino, that once was yoked with poverty, illiteracy, and constant fear in a country where the oligarchs, communist rebels, and corrupt politicians lorded it over. Mayor Rodi Duterte will go down in history as the best president the Philippines ever had. Hiling naman ng Pangulo na makabangon na ang bansa mula sa pandemyang COVID-19. Ito ay nagdiwang ng simpleng kaarawan sa Davao City kasama ang kanyang pamilya. Mula dito sa SNI Studio, Davao. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula rito sa SBNI Studio, Davao City, Philippines. Ihahatid namin sa inyo ang mainit na balita na kalap ng SBNI Integrated News of Public Affairs. Samantala, dumako naman tayo sa Ibayong Dagat, Ukraine, nagpatupad ng 3 linggong lockdown. Bilang pagtugon sa patuloy na tumataas ng mga kaso ng COVID-19, ang kapital na siyudad ng Kyiv ay nagpatupad ng lockdown simulang March 20 hanggang April 9, 2021. Sa kasalukuyan, ang Ukraine ang nagpagtala ng 250,633 aktibong kaso ng COVID-19. Ito ang pangatlong beses na ang Kyiv at ibang rehiyon ng bansa ay sumailalim sa lockdown. Sa ilalim ng nasabing lockdown, ang mga sumusunod ay pansamantalang ipinasara: mga sinihan, museum, restaurant, shopping mall, grocery, pet store, beauty salon at mga paaralan. Muling bumalik ang mga eskwelahan sa online classes. Naniniwala ang National Academy of Science na ang third wave ang siyang pinakamatindi sa lahat na maaaring magdulot ng kamatayan ng libong-libong mga Ukrainian. Inaasahan na ito ay magdudulot ng 40,000 infections at 1,000 deaths sa bawat araw. Ito ay inaasahan maganap sa buwan ng Marso at Abril nitong taong kasalukuyan. Mula dito sa SBNI Studio, Davao. Magandang araw mga kababayan. Ang nagbabagang balita sa araw na ito ay daily COVID-19 cases maaaring tumaas pa ayon sa ilang eksperto. Maynila, posibleng umakyat pa ang bilang ng mga kaso ng coronavirus disease o tinatawag nilang COVID-19 na maitatala kada araw. Paliwanag ng OCTA Research Group, 2-3 linggo bago tuloy ang maramdaman ay epekto ng pagpapatupad ng NCR Plus Bubble. Ipinatupad ang mas estriktong quarantine sa mga syudad na sakop ng NCR Plus Bubble para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon. Nitong Biyernes, nakapagtala ang Pilipinas ng 9,838 na dagdag kaso ng COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH,
na panibagong pinakamataas na bilang sa kada araw simula noong tumama ang pandemya. At dahil diyan ay umabot na sa 702,856 ang bilang ng mga kabuuang kaso na naitala sa bansa. Ito rin ang ikaapat na beses sa loob ng 7 araw na nakapagtala ang bansa ng bagong record increase. Jason Estefan G. Sailadin, nag-uulat para sa DSGS Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pangulong Rodrigo Duterte, pinaiimbestigahan ang naging singitan sa pila ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccine na kinasangkutan ng ilang mga mayor at artista. Nakarating na kay Pangulong Duterte na may mga sumisingit sa pila ng mga binabakunahan kahit hindi sila kasama sa prioridad. Pinagpaliwanag na ang mga mayor sa kagawaran ng interior at pamahalaang lokal at posible silang mahaharap sa kasong administratibo na may parusang mula 30 araw na suspensyon o pagpapatalsik sa pwesto. Muli, ako si Jason Estefan G. Sailadin, nag-uulat para sa DSGS Balita.